dumaan man ang mahabang panahon, kailanman ay hindi masisira ang imahe ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil sa apat na government hospital na hanggang ngayon ay pinapakinabangan pa ng mga mamamayang Pilipino, the Four Queens of Marcos Era. Umpisahan natin sa Queen of Clubs ni Ferdinand E. Marcos na matatagpuan sa Quezon Avenue, Quezon City. Ito ay ang Lung Center of the Philippines na pinatayo noong January 16, 1981 at ito ay inagurahan noong January 23, 1982 na pinagtulungang ipatayo ng Ministry of Health at iba pang government agency at pribadong sektor ng Marcos Administration under Presidential Decree No. 1823. Ang Lung Center of the Philippines ay pinatayo upang gamutin ang mga Pilipinong merong sakit sa baga at iba pang chest diseases at ito ay merong 210 bed capacity. Simula noong ito ay pinatayo, maraming mga Pilipinong merong pulmonary illness ang nabigyan ng lunas. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, noong 1998 ay nasunog ang 80% na kabuuan ng building at facilities ng ospital. At agad naman itong pinarehabilitate noong panahon ni President Joseph Estrada. At ito ay muling nagbukas sa publiko noong March 1999. At muling nagpatuloy ang Lung Center of the Philippines na maglingkod sa mamamayang Pilipino at magbigay ng maayos at murang medical care sa buong bansa. At sa taong 2020, sa programang Build, Build, Build ng Administrasyong Duterte, ang ospital ay mas lalo pang pinaganda at ginawang moderno na rin ang mga facilities at mga medical equipment ng ospital. At ang susunod naman ay ang Queen of Spades ni Ferdinand E. Marcos na matatagpuan pa rin sa Quezon City. Ito ay ang National Kidney Transplant and Institute o mas kilala noon sa dati nitong pangalan na National Kidney Foundation of the Philippines na pinatayo noong January 16, 1981 under Presidential Decree No. 1832 ng Administrasyong Marcos at ito ay mayroong 250 bed capacity. At ang dating First Lady Imelda Marcos ang tumayong chairman ng ospital ng panahon na iyon. At layunin ng ospital na tulungan ang mga Pilipinong may sakit sa bato na mayroong modernong kagamitan at world class na mga doktor na accessible sa lahat ng mga Pilipino. Ito ang nag-iisang ospital sa buong bansa na nag-i-specialize sa mga renal diseases at organ transplantation. At dito pinapadala ang mga pasyente na merong sakit sa bato at mga pasyente na nangangailangan ng organ transplantation na galing sa mga regional hospital sa lahat ng mga probinsya sa buong bansa. At kinikilala din ito bilang lead agency for voluntary blood service. At ang Queen of Diamond naman ni Marcos ay matatagpuan pa rin sa Quezon City. Ito ay ang Philippine Children's Medical Center o mas kilala noon sa dati nitong pangalan na Lungsod ng Kabataan. At ito ay sinimulang pinatayo noong August 10, 1979 at ito ay binigyan ng inaugurasyon noong April 29, 1980 at ito ay nag-umpisang magbukas sa publiko noong June 30, 1980 sa ilalim ng Ministry of Human Settlement. At dala ang mandatong tumulong sa mga batang may malulubhang sakit na gustong tulungan ng Administrasyong Marcos. At ito ay mayroong 200 bed capacity na ospital na para sa mga newborn babies at hanggang 18 taong gulang na kabataan at mga high-risk pregnant woman na nangangailangan ng charity assistant. Ang Philippine Children's Medical Center ang may pinakamalaking neonatal intensive care unit sa buong bansa. Layunin nito na alagaan ang mga sanggol na premature at sa mga bagong panganak na merong kapansanan. At bukod pa dyan, ang Philippine Children's Medical Center ay meron ding mga specialty centers katulad ng Child Neuroscience Center na ang layunin ay gamutin ang mga batang merong sakit sa utak katulad ng infeksyon, hydrocephalus, epilepsy at tumor.
Ang Philippine Children's Medical Center ay meron ding neurodevelopment center na nagha-handle sa mga pasyenteng merong autism. At bukod pa dyan, ang Philippine Children's Medical Center ay meron ding cancer and hematology center na kung saan ang mga batang merong sakit sa cancer at problema sa dugo ay dito ginagamot. At ang Philippine Children's Medical Center ay meron ding section na gastroenterology na layunin namang gamutin ang mga batang merong sakit sa bituka at ang mga batang merong severe malnutrition. At bukod pa dyan ang nephrology na layunin gamutin ang mga batang may sakit sa bato na nangangailangan ng dialysis. At meron din ditong pulmonology center na layunin gamutin ang mga batang may sakit sa baga, mga hirap huminga, mga batang may asma. At ang panghuli naman ay ang cardiology na layunin tulungan ang mga batang merong sakit sa puso. At ang Queen of Heart naman ni Marcos ay matatagpuan pa rin sa Quezon City. Ito ay ang Philippine Heart Center, o mas kilala sa dati nitong pangalan na Philippine Heart Center for Asia. At ito ay pinatayo noong February 14, Buwan ng Mga Puso, taong 1975, under Presidential Decree Number 673 ng Administrasyong Marcos. Ang Philippine Heart Center ay ang pinaka-prestigyosong government hospital noon dahil ito ang pinakaunang heart center sa buong Southeast Asia. At ito din ang kauna-unahang medical institute sa buong Asia na gumamit ng Philip Hillwell Lightning System at pangalawa naman ito sa buong mundo. Layunin nito na tulungan hindi lamang ang mga Pilipino kundi lahat ng mga taong merong sakit sa puso sa buong Pacific Asia region na naghahanap noon ng advanced medical facilities upang magkaroon ng malusog at mahabang buhay sa tulong ng mga pinakamagagaling na heart doctor and surgeon sa Pilipinas ng panahon na iyon. Sa panahon ngayon, ito pa rin ang pinakamodernong facilities for heart and related diseases sa buong bansa. Ito ay apat lang sa napakarami pang pinatayo ni Marcos na hanggang sa ngayon ay napakalaki ng pakinabang sa ating mga Pilipino. At dumaan man ang madaming administrasyon, pero siya pa rin ang sinasabing pinakamatalinong naging presidente ng Pilipinas, ang presidenteng sinayang ng mga Pilipino. Pero bago tayo magtapos, kung bagong salta ka lang dito sa Kapitan TV, pindutin mo na ang subscribe button para magkabarangay na tayo. Muli, ako nga palang inyong kapitan. Paalam!